anong suggestion mo para magkaroon ng mas responsableng pagboto ang mga mamamayan? Well, first and foremost, itong ginagawa natin is very important, ano? So thank you. I know na hindi pa to the last time you're going to do it. Probably in your next shows you will invite more experts to talk about more issues. And that's very effective. Mm-mm. Siyempre. And thank you. Thank happy you. To say other media personalities are also doing the same thing. So civil society in that regard can do something about this, no? Parang yung kakulangan ng government natin to educate our citizens on their civic duties, on their civic responsibilities, on the Constitution, parang napupunuan kahit papano ng civil society, particularly yung media. And that's good. But okay. in the long term, dapat kailangan talaga meron tayong malalim na civics and political education, no? Particularly educating our citizens on the Bill of Rights, on human rights, and also yung functions of government. Ayan. Prof, parang ang direksyon mo pagpapaigting ng edukasyon sa kabataan lalo na. Kasi sila yes. yung susunod ng mga botante. Yes, Winnie, May, no? If I may, just to provide you an example, no, a counter example. Sa South Korea, they teach human rights starting at grade 5 level. So you can just imagine if kung yung citizens grade 5 pa lang, 10 years old pa lang, alam na niya yung karapatan niyan. Natuturuan na siya ng ang human rights ganito, no. Free expression is like this. Press freedom is like this, di ba? Mm-hmm. Yung protection against illegal seizure is like this, illegal arrest. So, tumatanda siya na meron siyang consciousness of what is right for him and also yung obligasyon niya as a citizen of that particular country. Ay, Prof, isa sa mga... Sorry, May. Go ahead. Hindi, sige, tapusin mo. No. Isa kasi sa mga challenge pa, bukod dyan sa edukasyon, ano, yung utang na loob na pinag-uusapan natin kanina. Kasi kultura eh. Hindi ito, tawag dito, kinagis ng kultura yung utang na loob. Pagka may nakuha ka, maraming salamat. Bilang kapalit, iboboto kita. Paano natin maitutuwid iyon sa tama? Well, the responsibility to do that really, syempre, ang correct answer is responsibility ng gobyerno yan because it's education, no? But you are correct to raise the point na kultura kasi or naging kultura na. And therefore, I would add na it's still the responsibility of the government, but civil society also plays a huge part in changing that culture. Diba? Now, siguro idadagdag ko na lang na kung magkakaroon man tayo ng voters education, which we're doing now, right? Sana mas maaga kesa sa 20 days before the election. Or 1 month before the election. For the record, Prof, ha, ngayon na kailan lang kasi naaprobahan itong suggestion namin. No, pero seriously speaking, yung voters education should have been done a year before the election. Eh yun nga po ang tanong ko, dahil nga 20 days na lang, sa tingin niyo ba may pag-asa pa na itong mga panatiko na palagay natin, siyempre kanya-kanya paniniwala, mabago pa ang isip na magpalit ng iboboto. Or choose better. Okay. Unfortunately, hindi na. Hindi na kaya. Yung mga fanatiko, I'm assuming ito yung solid base ng ating mga kandidato. At this stage of the campaign, hindi na magbabago yan. Ano na yan? Suntok sa buwan at dasal na lang. Actually, hindi na siguro suntok sa buwan. Wala na talaga. Wala nang pag-asa talaga. So, okay. But on the positive side, hindi naman
based din sa mga surveys and also the studies of the survey firms and also other political analysts, hindi naman marami yung ano eh, yung mga fanatics eh. Hindi naman marami yung mga solid talaga yung base, no? Karamihan pa rin ng mga botante natin are those who are thinking about their vote. So, yung mga fanatiko, maingay sila, of course, syempre, agresibo sila in support of their candidates. Mm. But in real numbers, in terms of real numbers, they will still be outnumbered by yung mga nag-iisip. Wow. And you have to remember, May and Winnie, na a bulk of our electorate come from the digital natives, no? Yung mga sinasabi nating between 18 to 40 years old. So, ito yung population natin na exposed sa ibang, sa mga pangyayari sa ibang bansa. Sila yung exposed 24/7 sa mga pangyayari sa ating bansa. So, these are the people, these are the Filipinos na talagang by default laging nag-iisip. So hindi naman siguro sila yung mga fanatiko na pinag-uusapan natin.